bukas araw ng Biyernes, January 10 ay full moon. Ang full moon ngayong Biyernes ay puno ng lakas at malamang na magdadala ng malakas na pagbabago sa susunod na dalawang linggo. Sa pagitan ng ngayon at sa susunod na dalawang linggo, maaari mong asahan na mapalaya ang emosyon at emotional na pag-uusap at may bigla ang pangyayari na magaganap. Kaya naman tignan natin kung paano nakakaapekto ang full moon na ito sa bawat zodiac sign. Alalahaning suriin ang iyong araw at ang iyong rising sign. Para sa Aries, magkakaroon ka ng kaliwanagan sa kaisipan sa panahon ng full moon. Ang katotohanan at biglang mga pananaw at saloobin ay mas magiging malinaw habang ang mga bagong oportunidad sa intelektual at paglaki sa negosyo ay papasok. Taurus, nararamdaman mo ang iyong damdamin sa linggong ito. Karaniwan, ito ay isang magandang panahon upang magdalamhati. Payagan ang iyong sarili na umiyak at makaramdam upang mailabas mo ang lahat ng mga emosyong ito. Gemini, hinayaan mo mawala ang mga sitwasyon na paiba-iba, nakakabagot o kawalan ng katatagan. Sa panahong ito, hayaan mo na mawala ang anumang bagay that doesn't deserve the purpose of feeling safe or stable. Cancer, gagawin mo ang gusto mo nang walang pagpipigil. Gayunpaman, mag-ingat ka. Maari kang mawala at mag-react emotionally. Tandaan lamang na palayain ng sinumang nakagugulo o sinumang nagpaparandam sa'yo na hindi ligtas. Hindi sila worth it. Leo, maari mong asahan ng isang bigla ang pagliko ng mga kaganapan. At maari itong maging trabaho o nauugnay sa relasyon. Alinmang paraan may dapat ibigay at may dapat kailangang gawin. Makakatulong ito sa'yo na mabuo muli ang isang healthier, better you. So brace yourself, novelty is coming. Virgo, kung nakatagpo ka ng bago o mayroon kang kasalukuyang karelasyon, makakaranas ka ng totoong passion sa partnership na ito. Ngunit mag-ingat. Minsan ang matinding passion at pagmamahal ng labis ay nakalalason and overly attached. Maghanap ng mga red flag at huwag kolektahin. Libra, maari mong marandaman na nalulunod ka sa iyong sariling mga emosyon. Habang inaanyayahan kang makakuha ng emosyonal na kasanayan at karunungan, kakailanganin mong malubog sa kalaliman ng iyong kaluluwa bago makamit ang mga bagay na ito. Kaya sumisid ka mismo. Scorpio, love is on the air para sa'yo. Ang isang bagong partnership ay kukuha ng front seat, maging ito man ay romantiko, negosyo or iba pa. Asahan na maganap ang mabilis na pagbabago. Sagittarius, ang full moon na ito ay isang bit of pickle para sa'yo. Sa isang banda, maaari mo talagang gawin ang mahika, habang sa kabilang banda naman, posible din na malinlang ka o ipagkanulo ka ng isang tao. Kaya maging maingat sa mga taong nakakasalamuha mo sa linggong ito. Habang oras na upang tumingin sa mga spell at magic ritual upang maipakita ang iyong mga wildest dream. Mag-ingat ka rin sa mga sitwasyon na mukhang too good to be true dahil malamang na ganito sila. Capricorn, ito ay ang araw ng judgment, Capricorn. Para sa full moon na ito, bibigyan ka ng gantimpala para sa kung ano ang iyong deserve. Ngunit makakatanggap ka rin ng mga consequences patay sa iyong mga nakaraang mga aksyon, negatibo man or positive. Alinmang paraan, ito ay isang serious full moon para sa iyo dahil ang mga bagay ay darating na full circle.
Aquarius, habang ito ay maaring maging isang mahirap na oras para sa iyo, dapat mong subukang manatiling matapang at gawin ang iyong makakaya upang magpatuloy sa landas na iyong narating. Gayun din magkakaroon ka ng lakas ng loob na harapin ang iyong inner demons at lumalagong sakit. Sa pangkalahatan, ito ay magiging very self-reflective na full moon para sa iyo. Panghuli ay ang Pisces. Sinasabi sa iyo ng full moon na mag-go, go, go ka. Hinihiling na sumulong at panatilihing gumagalaw ang iyong enerhiya. Huwag manatiling tahimik. Huwag mong masyadong isipin ang iyong mga plano. At huwag isaalang-alang ang iyong mga pagpipilian. Kahit anuman ang maging sitwasyon, basta gawin mo lang.